Ako si Jaybee Niño Manikad Sebastian, 36 na taong gulang, Pilipino, may asawa, inmate ng Building 14, New Bilibid Prison, NBP, na may prison number N2091132. Pagkatapos makapanumpa ng sangayon sa pinag-uutos ng batas, ay malaya at kusang loob na nagsasaad at nagtatala ng mga sumusunod. Nakulong ako noong taong 2001 sa salang kidnapping at carnapping sa NBI detention cell. Sa loob ng isang buwan, nailipat kami sa Manila City Jail. Pagdating ko sa Manila City Jail, ang Sige-Sige Komando ay walang sariling brigada dahil nagkaroon daw ng riot noong 1997 na ikinamatay ng marami, kaya nagpasya ang pamunuan ng BJMP na tanggalan ng dormitories ang Sputnik at Komando at pag-iwaiwalayin silang lahat ng dormitories ng Manila City Jail. Ikalawang araw ng aking pananatili sa Manila City Jail ay nabigyan ako ng katungkulan ng aking mga kakosa sa aming pangkat bilang overall advisor ng Sige-Sige Komando. Pagkalipas ng 2 linggo mula nung dumating ako sa Manila City Jail, pinakiusapan ko ang warden noon na si Warden Ogoy na para malingap ko at mandisiplina na rin ang aking mga kakosa, ako'y humiling sa kanya na bigyan na din kami ng dormitoryo para sama-sama kami doon ng aking mga kakosa, at agad naman akong pinaunlakan at binigay sa amin ng Dorm 13 at Dorm 14. Yan ay nagbigay ng biglaang popularidad sa akin sa aming samahan. Dito ko nakita kung ano ang mga pangangailangan ng mga bilanggo. Mula sa maayos na tulugan, palikuran, lutuan, at mga silid kung saan namin tatanggapin ang aming mga bisita na kinakailangan namin ipagawa, ngunit wala kaming pagkukunan ng pondo para dito. Bagamat noong una ay mahigpit na pinagbabawal ang pagbebenta at paggamit ng shabu sa aming pangkat, nang dahil sa may katigasan ng ulo ng aking mga kakosa, napatagong bumili ng shabu sa ibang pangkat na madalas pang pagsisimulan ng away, napagpasyaan ng mga nanunungkulan ng komando na magpasok at magbenta na rin ng shabu sa aming mga dormitoryo upang maiwasan na ang kaguluhan. Ang pagbebenta ng mga kontrabando, alak, marijuana at shabu ay isa rin sa napagkasunduan na paraan upang makapag-fundraising. Sa madalit salita, nakalipas ang ilang buwan, napaitayo namin ang aming mga pangangailangan, ngunit tuloy-tuloy pa din ang problema sa pangangailangan sa gamot. May namatay, nagkasakit, pagmay okasyon, at pambili ng armas ng pangkat pamproteksyon. Nagpatuloy ang ganitong gawain na tuluyang napaganda ang pasilidad ng komando sa tulong na din ng mga VIP inmates na Chinese. Taong 2004-2005, nagkaroon ng malaking searching at nahuli ang mga armas at kontrabando ng Sige-Sige Komando. Inilipat kami kasama ang 2 kapwa kong nanunungkulan sa Bikutan Jail, Manila Sector. Ako ay nanungkulan bilang spokesperson sa lahat ng gang. Naging aktibo ako sa lahat ng programang pangreformasyon sa BJMP. Sa ilang taong pamalagi ko sa Bikutan Jail, ay nakita ko pa rin na ang number one na pinagkukunan ng pondo ng lahat ng pangkat ay ang pagbebenta ng shabu. Taong 2009, ako'y nahatulan at nilipat sa maximum security compound ng New Bilibid Prison sa lungsod ng Muntinlupa. Sa pagdating ko, lumapit sa akin ang mga kakosa ko na gustong umayos ang pangkat dahil ang mga nanunungkulan daw ay sunod-sunuran sa mga incheck katulad ni Peter ko at Vicente C. Ayon sa kanila, kapag gusto daw ipalipat ang mga kakosa sa medium o kolonya, ay agaran silang napapalipat dahil malakas sa direktor at superintendent ng mga Chinese. Makalipas ang 3 buwan, ako ay naitalaga bilang mayor ng Sige-Sige Komando sa Dorm 2B. Nakita ko ang problema at ang mga kakulangan sa dormitoryo, kaya pinaayos ko ang kakulangan sa dormitoryo sa pamamagitan ng personal ko na pera. Di naglaon, tumulong din ang mga Chinese inmates sa dormitory at ibinalik din nila ang personal kong nagastos. Makalipas ang 6 na buwan na pamamalagi ko sa maximum security compound, ako ay binoto ng aking mga kakosa bilang commander ng Sige-Sige Komando. Sa mga panahon na yon, may tuturing na mayaman ang komando dahil marami kaming Chinese high-profile inmates na involved sa pagbebenta ng shabu. Malaya silang makikipag-deal kahit kanino at malaya silang nakikipag-transaksyon sa pamamagitan ng cellphone sa loob at labas ng Bilibid.
Mula 2009 hanggang 2001, kanya-kanyang buhay ang mga pangkat, kanya-kanyang negosyo ng shabu, kanya-kanyang pagpapaganda ng brigada, at kanya-kanyang pundar ng armas at mga iba pang kontrabando. Unang pagkakataon na nagkita kami ni Secretary De Lima ay sa panahon ni Director Jokno. Pinag-usapan namin ang issue sa Kubol kasama ang ilanggang leaders na maximum, Superintendent Reyes, Congressman Variñas, Congressman Tupas, Atty. Acosta ng PAW at marami pang iba. Dito ko unang beses na nakausap na matagal si Secretary De Lima sa harap ng mga taong nabanggit. Sa panahong iyon, nag-order siya na wasakin lahat ng Kubol at habang kinakausap ko siya, nagsimula nang ibain ng mga Kubol. Pero pagkatapos kong magpaliwanag ng kahulugan ng Kubol, ay dali-dali siyang tumakbo sa mga ginigiba at siya na mismo ang umawat dito. Taong 2011, sa panahon ni dating Direktor Pangilinan, ako ay na-appoint bilang head ng presidyo, overall inmate coordinator ng Bucor Events Management Staff, overall coordinator ng Bilibid Television 3, at naging aktibo sa programa ng Bureau of Corrections. Pagkakataon ko na ipinamalas ang aking kakayahan na makuha ang kooperasyon ng lahat ng nanunungkulan sa bawat pangkat at natuwa ang direktor sa bilis at kaayusan ng pagtupad sa kanyang direktiba. Si Direktor Pangilinan ay hands-on ang estilo at masipag na umiikot siya mismo mula 5 a.m. na umaga hanggang gabi sa issue ng mga bisita o dalaw hanggang sa kaayusan ng pagkain naming mga preso. Matapos ang pamumuno ni Direktor Pangilinan, ipinag-utos ni Secretary Leila De Lima na ipatapon ng lahat ng commander sa Mitchum, Bartolina sa dahilan ng pagsabog ng granada sa maximum. Ako ang kauli-uli ang ibinalik sa maximum security compound. Pagbalik ko ng Mitchum, Bartolina ay pinuntahan ako ni Secretary De Lima sa opisina ng Sige-Sige Komando para kamustahin ang aking pamilya at tinanong niya kung may droga pa ba sa maximum. Ang sagot ko ay, konti na lang po ma'am, dahil magaling si Super Ayala. Ang tumulong sa akin na makausap si Secretary De Lima ay si Junel Sanchez. Nakilala ko siya sa tulong ni Ka-Victor ng Sputnik dahil ang anak niya ay kaibigan ni Junel. Habang kami ay nag-uusap, may nag-text kay OIC Ragos. Isang concerned inmate po, pag-alis ng dalaw mamaya, papatayin ni Jaybee Sebastian si Peter ko. Tinanong ako ni Secretary De Lima kung ano yan. Sinagot ko na marami talagang naninira sa akin. Sa puntong yun ay umalis si OIC Ragos. Habang kaming tatlo ni Junel at Secretary De Lima ay nagkikwentuhan, may mga pagkakataon na nakita ko silang dalawa na nag-holding hands at narinig ko na tinawag ni Secretary De Lima si Junel na Sweetie. Sa puntong iyon, doon ko napagtanto na sila ay may relasyon. Noong umalis na sila Junel at Secretary De Lima, may nagsumbong sa akin na isang dalaw na habang bumisita at kausap ko si Secretary De Lima sa aming opisina sa Sige-Sige Komando, ay nagpasayaw ng mga babae ang bagong spokesperson ng komando. Kaya sinumbong ko kay Junel Sanchez sa pamamagitan ng text na, Sir, nandito kayo kanina. Yung bagong spokesperson ng komando, nagpapasayaw ng bold show. Nagreklamo sa akin ng mga dalaw. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakatanggap ako ng text mula kay Junel. At ito ang laman ng kanyang text sa akin. Sweetie, ito text ni JB. Sir, nandito kayo kanina. Yung bagong spokesperson ng komando, nagpapasayaw ng bold show. Nagreklamo sa akin ng mga dalaw. Hindi rin nagtagal, nakatanggap ako ng isa pang text message galing kay Junel at sinabi niya sa akin sa text message na wrong sent. Dahil sa text ni Junel, nabuo sa isipan ko na siya ay mayroong espesyal na relasyon kay Secretary De Lima. Noong taong 2013, inappoint si Herbert Colanco alias Ampang bilang overall spokesperson ng Maximum at ito ay naganap 5 o 3 araw bago umalis si Ragos. Dahil dito, kinausap po si OIC Ragos. Dahil alam ko na hindi masyadong nakapag-aral si Herbert, hiniling ko na ako ang mag-represent dapat sa presidyo. Nagbigay ng revocation order ang Bucor kay Ampang as overall spokesperson
at nahati ang presidyo at karsel. Doon na nagsimula ang alitan namin ni Ampang dahil iniisip niya na nililinlang ko siya. Dumating sa pwesto si Direktor Bukayo. Muling binuo ang Council of Elders at ako'y hinalal ng lahat ng commanders para maging chairman ng Council of Elders. Ngunit hindi pumayag si Kulangko, gumamit siya ng koneksyon sina General Pasinos at Congressman Pichay at muli na namang nahati ang Bilibid. Sa kanya ang karsel at akin ang presidyo. As overall chairman ng Council of Elders at dito na nagsimula ang lahat ng kaguluhan at paglaganap ng droga. Halos lahat ng Chinese drug lords ay nakikipagnegosyo sa mga drug traders na Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao na nakakulong sa maximum security compound. Si Clarence Dungail na isang dating pulis na nakakulong sa maximum security compound ay nagbibigay ng tulong sa mga Chinese o mga Pilipino drug traders na nahuhuli sa labas kapalit ng pera o suhol. Dahil halos lahat ng bilanggo ay madaming pera galing sa droga, kasabay ng pagluwag sa patakaran sa panahon na ito, sabay-sabay nagpasukan lahat ng kontrabando, baril, alak, babae, aircon, golf cart, motor at marami pang iba. Isang gabi ng panahon din yon, nagbarilan ang pangkat ng Sigi-Sigi Sputnik at Happy Go Lucky. At dahil ako ang leader ng presidyo, kasama ko noon si Commander of the Guard Magan at sa gitna ng putukan ay aming pinagtulungan awatin na nagpapalitan ng putok ng nagsabing pangkat. Natigil ang putukan at nailabas ang mga sugatan. Ayon sa investigasyon, ang kaguluhan ay nagmula sa alitan sa sugal at pagbunot at pagpapaputok ng baril ng isang bilanggo na miyembro ng Sputnik. Ang taong ito ay nailipat sa medium security compound. Ngunit pakalipas ang 3 araw ay muling ibinalik sa maximum security compound. Dito na ako nagsimula na mawalan ng gana at tiwala sa Bucor. Dahil sa palitan ng putok na ito ay kumitil ng buhay ng isang inosente, isang pastor o bantay ng simbahan ng miyembro ng Happy Go Lucky. Dahil sa lagayan o korupsyon sa opisina ng Bucor sa panahon na ito, wala ng disiplina at ustisya ang kapwa ko bilanggo. Dagdag pa nito ang pakikialam ni Secretary De Lima, katulad ng pag-transfer ng Brigada 9A at paraan ng pagdidisiplina namin sa mga kakosa at ang pagbartulina sa amin ng mga commander tuwing kami magre-reklamo upang ayusin ang pagkain naming mga inmates. Kapag hindi sip-sip kay Secretary De Lima ang direktor, tulad na nangyari kay Direktor Pangilinan, ay tanggal kaagad. Pero kapag sip-sip sa kanya, kahit anong palpak, andyan pa rin. Ito ang dahilan kaya ako nag-resign bilang leader ng presidyo. Ako ay nanahimik at hindi na naging aktibo sa programa ng Bucor. At tumutok na lamang sa pamamahala ng Bilibid Television 3 na ang mission lang ay makapaghatid ng mahalagang balitang kaugnay sa loob ng Bilibid, mga pulisiya na kinauukulan at mga impormasyon tungkol sa hanap buhay at entertainment. Sa panahong ito, saksi ako sa paglaganap ng katiwalian ng Bucor. Halos lahat ng mga leader ng mga pangkat ay sangkot sa illegal drug trade sa Bilibid. Ang aking kakosa, nakilala ko lang sa pangalang Direk, ay saksi na ang mga gang leaders at mga drug lords sa maximum security compound ay nagbibigay ng pera o payola kay Herbert Kulangko para makarating kay DOJ Secretary De Lima sa pamamagitan ni Junel Sanchez. Gusto ko pong linawin at pasinungalingan ang mga balita o paratang na ako di umano ay untouchable at malakas kay Secretary De Lima. Ang totoo po ay si Kulangko ang siyang tunay na malakas sa Bucor at kay DOJ Secretary De Lima. Bilang patotoo nito, nagagawa niyang magpasok ng lahat ng kontrabando, babae, alak, mga matataas na kalibring baril, mga mamahaling gamit at magpasimuno ng iba't ibang sugal tulad ng dice, sabong, actual man at online at marami pang iba. Sa loob ng Bilibid, kung saan ang pustahan nila ay milyon-milyong piso halos araw-araw. Kasama na dito ang paggawa ng halos lingguhang concert ni Kulangko, kung saan nagpapasok siya ng truck-truck na beer at mga tao na galing sa labas ng Bilibid upang manood ng kanyang concert. Taasan niya rin ipinagyayabang sa aming mga kakosa sa maximum na malakas siya kay Secretary De Lima dahil kapartido niya sa Liberal Party ang kanyang girlfriend na si Nova Paruhinog na isang busy mayor at ang tatay nito na si Nob, si Mayor Paruhinog ng Osamis City. Pinatawag ni Ampang ang lahat ng mga Pilipino na nagninegosyo ng shabu sa Bilibid
at kinukuhanan ng litrato kasama ang kanilang mga asawa upang kanyang ipapatay ang kanilang mga asawa sa labas sakaling hindi makapagbayad sa binibigay niyang shabu sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit siya ang nasa top matrix na ipresenta ng ating Pangulo. Kanya ring inuobliga ang mga Pilipino drug lords na bumili ng CD na music album niya sa kabuuang halagang 20,000 pesos hanggang 40,000 pesos kung kaya't nag-platinum ang kanyang music album. Nagpatuloy ang katiwalian sa Bilibid hanggang sa dumating ang araw ng pag-raid sa Bilibid noong 16 ng Disyembre taong 2014 na pinangunahan ni DOJ Secretary De Lima kasama ang iba't ibang sangay ng gobyerno. Dito nagsimula ang napakalaking problema na pinagdaanan ko at ng aming pamilya hanggang sa ngayon. Ako'y napagbintangan na nagbigay impormasyon sa mga kinauukulan na siyang naging dahilan ng raid sa paglipat ng tinuguriang Bilibid 19 sa pihitan ng NBI. Tatlong araw matapos ang nasabing raid, kami ay nakausap ni Jonel Sanchez at isa sa aming napag-usapan ay total naman ako lang ang naiwan sa maximum security compound. Tulungan ko raw sa pondo sa darating na eleksyon si DOJ Secretary. Pagkatapos namin mag-usap, ay sumagi sa isipan ko na akala ko na iniwan nila ako sa maximum security compound at hindi sinama sa paglipat ng mga tinaguri ang Bilibid 19 dahil iba ang pagtingin sa akin ni Secretary De Lima at ng Bucor. Dahil mas disiplinado ako kumpara sa ibang mga inmate leaders na kasama ko na nakakatulong sa peace and order sa Bilibid. Pero sa bandang huli, ganun din pala ang pake niya sa akin na paglilikumin din pala ako ng pondo para sa eleksyon ni Secretary De Lima katulad sa ginawa sa kanila. Ilang araw bago magpasko, ako ay nagbigay kay Jonel ng 2 milyon sa opisina ko mismo at saksi po nito ang kapwa ko bilanggo na si Katabang. Kinabukasan, tumawag sa akin si Jonel at sinabi niya na, "Pare, may kakausap sa iyo, naka-loudspeaker ka." May narinig ako sa kabilang linya ng boses ng babae, naka-boses ni Secretary De Lima. At sinabi niya sa akin na, "Jaybee, Merry Christmas." At sumagot naman ako na, "Merry Christmas din po, ma'am. Natanggap niyo po ba ang regalo ko sa iyo?" At sumagot naman si Secretary na, "Yes, Jaybee, Merry Christmas." Noong January 8, 2015, humigit ko mulang alas 8 ng umaga, nag-text sa akin si Jonel at sinabi niya na pupunta siya kay CSOJ sa NBP sa araw din na iyon upang mag-command conference. Sinabi niya rin sa akin na maganda ako ng pera para sa napag-usapang pondo sa eleksyon at ito daw ay iabot ko na lang sa kanya. Naagad ako nagandaan 2 milyong piso at ito ay nilagay ko sa isang paper bag. Habang ako ay naghihintay na ipatawag ni Jonel at ni Secretary De Lima, ay may naghagis ng granada malapit sa lugar ko na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng isa sa aking mga kakosa at pagkasugat ng 19 sa kanila. Noong araw din na yun ay dumating si Secretary De Lima at pinatawag niya kaming mga commanders at binigyan kami ng 2 oras at na ultimatum upang alamin kung sino ang naghagis ng granada. Makalipas ng 2 oras ay pinag-utos si Secretary De Lima na maliban sa akin, lahat ng mga commanders ng gang ay ilipat sa Bartolina. Nahabang kaming mga commanders ay nag-uusap tungkol sa nasabing direktiba ng kalihim, ako ay sinundo ng isang prison guard at sinabi sa akin na pakitin daw ako sa opisina ng Direktor Bukayo dahil kausapin daw ako ni Secretary De Lima. Napumunta kaagad ako sa opisina ni Direktor Bukayo, bit-bit ng paper bag na may lamang 2 milyon. Pagdating ko sa director's office ay sinabihan ako ng isang staff na antayin ko na lang si Secretary De Lima sa loob ng opisina ni Direktor Bukayo. Makalipas ang humigit kumulang kalahating oras ay pumasok si Secretary De Lima sa opisina ni Direktor Bukayo at kinausap ako tungkol sa paghagis ng granada. Sinabi ni SOJ sa akin na ilipat niya sa Bartolina ang mga commander ng mga gang ngunit ako raw ay may iwan sa maximum habang iniimbestiga ng insidente. Nakiusap ako sa kanya na baka maaari kaming pagbigyan na huwag na lang ilipat sa Bartolina ang mga kasamaan kong mga commander kapalit ng aming pagtulong sa pagresolba sa nasabing insidente at pagtulong na din sa pagresolba sa iba pang problema sa Bucor. Sinabi ko rin sa kanya na lalong magagalit sa akin ng aking mga kakosa at kapwa ko mga commanders kung sila ay ililipat sa Bartolina at ako lang ang maiiwan. Dahil sa aking pakiusap, pumayag si Secretary at sinabi sa akin na hindi na dapat maulit ng ganun pangyayari. Nung paalis na ako, sinabi ko kay Secretary De Lima, "Ma'am, may bigay ako sa iyong pera, paano to?" Kay Jonel ko ba iabot? Sumagot naman si Secretary De Lima na hindi ko kasama si Jonel ngayon, iwan mo na lang dyan. Makalipas ang 2 o 3 linggo,
mayroong lumutang na isang membro na sigi-sigi Sputnik na nagsasabing alam niya kung sino ang nasa likod ng paghagis ng granada. At di umano ayon sa investigasyon, isa sa mga bilanggo na dinala sa NBI ang utak at nag-utos sa pagpapasabog ng granada. Napagkasunduan din ng mga commander sa mga panahon na ito, natalikuran na ang nakasanayan at tradisyon ng gang at napagkasunduan na kami ay kikilos ng naaayon sa mga alituntunin ng isang barangay sa malayang lipunan at ang aming samahan ay tinawag ng Liga ng Mga Barangay sa Bucor. Noong bandang katapusan ng buwan ng Pebrero, taong 2015, ako ay muling kinausap ni Junel at sinabi sa akin na nagtatanong si Sekretary kung ano na ang status na napag-usapan naming tulong para sa pondo sa eleksyon. At sinabi ko sa kanya na malaki pa kasi ang problema sa maximum kaya hindi ako makapag-comply. Simula ng buwan ng Marso hanggang Mayo taong 2015, ako ay nakapagbigay ng kabuuang halagang 10 milyon piso kay Junel para sa pondo sa darating na eleksyon ni Sekretary Laila De Lima. Hanggang sa sinabi niya sa akin na 5M na ang monthly quota ko. Sinabi ko kay Junel na mahirapan ako dahil nandun na sa NBI ang mga kakosa kong mga Chinese drug lords. Sumagot si Junel na baka magalit sa iyo si SOJ. Ikaw pa naman ang isa sa mga inaasahan niya para sa paglikom ng pondo. Noong hindi ko naibigay kay Junel ang nasabing quota sa buwan ng Hunyo, Tulyo, naging usap-usapan na sa maximum na ako daw ay ililipat sa Building 14 kasama ng Bilibid 19. Naagaran kong tinawagan si Junel ngunit hindi niya na sinasagot ang aking mga tawag. Sa aking pangamba na ako ay ililipat sa Building 14, kinausap ko ang aking asawa upang kumuha ng abogado para mapigilan na nakaambang paglilipat sa akin. Noong ika-27 ng Agosto taong 2015, sumulat ang aking abogadong na si Attorney Lorna Kapunan kay Bucor Director Ricardo Rainier Cruz upang ilingin na huwag akong ilipat sa Building 14 dahil manganganib ang aking buhay doon. Kalakip dito ang kopya ng nasabing sulat na may markang Annexed A. Nakinausap din ang aking abogado si Superintendent Richard Schwarzkopf. Ngunit sinabi ni Super sa aking abogado na tanging si Secretary De Lima lamang ang pwedeng makapigil sa aking paglipat sa Building 14. Kalakip dito ang kopya na sulat ni Director Cruz na may markang Annex B kung saan ni kanyang inamin na si Secretary De Lima ang nagutos na ako ay lipat sa Building 14. Noong ika-6 na Oktubre taong 2015, sumulat ang aking abogado kay Secretary Laila De Lima upang ilingin na payagan na lang ako manatili sa maximum security compound dahil manganganib ang aking buhay kapag ako ay lipat sa Building 14. Kalakip dito ang kopya ng nasabing sulat na may markang Annex C. Sa kabila ng aking pakiusap na huwag akong ilagay sa Building 14 dahil ako ay nangangamba sa aking kaligtasan, ako ay sapilitang nilipat pa din doon sa Building 14 o Special Housing Unit. Na di umano, isang pasilidad na ginawa ng Bucor para sa mga high-profile inmates para hindi na makagamit ng cellphone para sa illegal drug trade at hindi na makapagpasok ng kontrabando. Ngunit ito ay salungat o kabaliktaran sa aking nasaksihan. Makalipas ang isang buwan nung ako ay dumating sa Building 14, unti-unti itong naging maluwag hanggang sa naging sobrang luwag. Lahat ng kontrabando nakapasok muli mula sa cellphone, alak, laptop, sugal, maging panabong na manok, babae at milyon-milyong pera ay labas-pasok sa Building 14. At nagmistulang lahat ng may kinalaman sa drug trade ay pinagsama-sama lamang sa Building 14 upang mas maluwag makagalaw at makapagnegosyo ng shabu. Dito ko din nasaksihan ang sunod-sunod na nahuhuli ng mga bodega ng mga Chinese drug lords. 150 kilograms, 180 kilograms, 300 kilograms. Di umano, ngunit malayo ito sa pinapakita sa telebisyon o media. Hindi itinideklara ang tunay na dami ng nahuli sa media. Napagalaman ko na inuutosan ni Clarence Dunggail ang mga Pilipinong drug lord sa Building 14 na bumili ng shabu sa mga Chinese high-profile inmates na nakakulong sa Building 14 upang malaman ang kanilang mga bodega ng shabu at ito'y kanyang ipaparate o ipahuli sa mga ninja cops na ayon din sa isa sa aking kasama sa Building 14 na itaraw ay mga galamay ni Clarence Dunggail. Ang mga shabu na nasamsam o nakumpiska galing sa mga bodega ng mga Chinese drug lords ay kanilang paghahati-hatian ang malaking porsyento nito at muling ibebenta sa publiko. Ito ang tunay na dahilan kung bakit lalong lumaganap ang droga sa Pilipinas. Napag-alaman din namin ni Peter ko at ni Tony ko
ang mga gawain ng mga ninja cops ng mga galamay ni Clarence Nugail kaugnay sa raid na nangyari sa isang bodega ng shabu sa may Kawayan, Bulacan, kung saan si Clarence Nugail na nagpatrabaho nito gamit ng kanyang mga galamay ng mga ninja cops. At pagkatapos ng raid ay maliit lamang ang kanilang idiniklara sa nakumpiskang shabu at malaking porsyento nito ay kanilang pinagparti-partihan. Dahil sa aming nalalaman patungkol sa naturang raid, ito ay malinaw na dahilan kung bakit pinatay si Tony ko at sinaksak ako at si Peter ko ni Clarence Nugail at mga kasama nito upang patahimikin at hindi na makapagsalita tungkol dito. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ko sa publiko sa pamamagitan ng aking abogado na kay Presidente Duterte lang ako magsasalita upang personal na sabihin ko sa kanya ang aking mga nalalaman sapagkat ako ay nangangamba at natatakot dahil ang mga protektor ni Clarence Nugail at ng mga galamay nito ay mga matataas na opisyales sa ating kapulisan na kasalukuyan na aktibong naninilbihan pa rin sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Na noong ako ay nakapit sa Building 14, ay nasaksiyan kong personal na dumalaw itong si Jad Dera, kina Hans Tan at Peter ko. At siya ay pinakilala sa akin ni Hans na siya daw ay kasapi ng NCRPO Raid at pamangkin ng dating asawa ni Secretary De Lima. Saksi din ako na isa sa mga diuman ay membro ng Ninja Cops na si Jad Dera na diuman o ayon kay Hans Tan ay close-in security ni Secretary De Lima. Saksi ako na minsan isang gabi sa pamamagitan ng tawag sa telepono ni Hans Tan, kausap si Peter ko, ay narinig ko na bibigyan niya itong si Jad Dera ng pera at pinapakuha sa isang sikat na hotel sa Manila. Nagpatuloy ang ganitong gawain sa Building 14 hanggang sa dumating ang mga SAF. Isang linggo bago dumating ang SAF ay inilabas na ang karamihan ng mga kontrabando. Dalawang linggo bago dumating ang SAF, nakatanggap ang aking asawa ng tawag mula sa isang dating empleyado ng Bucor at tinatanong kung handa daw ba akong makipagtulungan sa bagong administrasyon upang malaman ang lahat ng impormasyon kung bakit lumaganap ang droga sa Bilibid at agad ko itong sinangayunan. May mga bumisita sa akin na tinanong ang mga impormasyon na ito at isa dito ay si Solicitor General Kalida. Kami ay nakaharap kasama ang kanyang grupo at nagbigay ako ng mga importanteng impormasyon. Upang labos ko silang matulungan, ako ay humiling na mailipat muli sa maximum kasama si Hans Tan. Kinausap ni Soljen Kalida sa telepono si OIC Asuncion at pinapakiusap niya na kami ni Hans Tan ay dalhin sa maximum sa lalong madaling panahon or asap, ngunit ito ay hindi nangyari. Makalipas ulit ng ilang panahon, ako naman ay kinausap ni Ms. Sandra Cam sa Building 14 na para daw sa kinabukasan ng kabataan ng Pilipinas, siya ay nakikiusap sa akin na ako daw ay makipagtulungan sa bagong administrasyon na ibigay ang aking lahat ng kaalaman sa illegal drug trade tungkol sa Bilibid. Muli kong binanggit sa kanya lahat ng aking nalalaman at ako ay muling humiling na para makatulong ng lubusan ay muli kaming ibalik ni Hans Tan sa maximum. Isa o dalawang araw, ako ay nila kasama si Hans Tan at pagdating namin sa maximum, muli ko nakaharap si Sandra Cam. Sinabi niya sa akin na, yan ha, lalaki ako kausap. Binalik kita sa maximum at sana'y makipagtulungan ka. Ako ay nangako at nagpasalamat sa kanya nung oras ding yun. Sa panahong ito, nakaharap ko sa unang pagkakataon si OIC Asuncion at si Attorney Benjamin De Los Santos. Saglit akong kinausap, nagtanong sila tungkol sa kalakaran sa loob at ako naman ay nagbigay ng aking nalalaman. Na pagkatapos noon, ako at si Hans Tan ay kinala rin ibinalik sa Building 14. Nawala akong ibang hangad kung hindi mabuhay ng tahimik, ligtas sa panganib at kapahamakan kasama ang aking pamilya at mga mahal sa buhay at makatulong sa ating gobyerno, lalo na sa kasalukuyang administrasyon dahil ako ay lubos naniniwala na tanging si Presidente Duterte lamang ang may kakayahan at totoong hangarin na matigil ang problema ng illegal na droga sa ating bansa. Naway, ang mga katotohanan na nailahad ko ngayon, bunga man ito ng aking madilim na pinagdaanan, naway magsilbing instrumento na magdadala ng kaliwanagan. Kaawaan nawa ako ng Diyos.